Yes! So ngayon monetize na yung channel natin. The next question is, ano kasunod? Di siyempre, revenue. Subscribers, done. 4,000 watch hours, done. YPP application, approved. Yes! So ngayon monetize na yung channel natin. The next question is, ano kasunod? Di siyempre, revenue. Pero paano? So para mas lalo natin mapag-usapan yan, kailangan natin pumunta sa, una, sa YouTube Studio. Pag nasa YouTube Studio ka na, click mo yung analytics. And then from the analytics, pumunta ka dun sa tab na revenue. So pag nandiyan ka na dun sa analytics, sa YouTube Studio, at nandun ka na sa revenue, may tatlong reports kang makikita dyan. Ngayon, yung tatlong reports na yan, most commonly, delayed dyan ng mga 2 days. Pero okay lang, at least magkakaroon ka ng gauging kung ano na performance ng channel mo in terms of revenue. Ito ngayon yung hihimayin natin para malubos natin maunawaan kung paano nga ba talaga ang kitaan sa YouTube. Paano natin masusuma o makikita yung equation ng revenue. Ang default setting ng mga reports na yan is for the last 28 days. So kung gusto mo ng current, pupunta ka dun sa tab sa kanan, itaas. And then, isi-switch off mo yung from last 28 days either to the current month or kung gusto mo, yung buong performance ng channel mo, lifetime. Ang mas importante doon, maunawaan natin bawat report. Umpisa natin dun sa una, estimated revenue. Dun sa estimated revenue, pinakikita nito yung performance ng channel mo depende sa setting na inilagay mo per day or per month or per week or for the last 28 days. Estimated being the keyword, ibig sabihin, hindi ito eksakto. Maaring sobra, maaring rin kulang. And it's always in US dollars denomination. Okay, dun tayo sa second report. Dun naman sa second report, makikita mo dun nakalagay RPM, which stands for revenue per mil. Mil is a Latin word meaning thousands. So per thousands ang komputasyon. Ngayon, yung RPM or revenue per mil, ang kinocompute niyan is yung kabuang kita mo magkakasama na lahat. From ads to other transactions such as super chats, super stickers, kasama dyan ang membership, at pati na rin yung super thanks. Bagamat sa RPM magkakasama yung report ng iyong kita sa kabuuan, dapat mong maunawaan hindi pare-parehas ang bigayan niyan. What do I mean by that? May certain percentage na kinukuha ang YouTube bilang parte niya sa creator dahil sa paggamit mo ng platform nila. Halimbawa, kung sa ads, 45% ng kita sa ads ay napupunta sa YouTube. 55% lang dyan ang copy mo. Kung naman dun sa mga transactions like super chats, super stickers, super thanks, and membership, 70-30 ang hatian dyan. 70% lang ang mapupunta sa atin bilang creator. 30% ang pinaka-copy ng YouTube. Pero sa kabuuan nga, sinusumayan at inilalagay yan doon sa report bilang RPM or revenue per mil. Doon sa huling section ng report, ang nakalagay dyan, CPM or click per mil. Again, keyword mil, meaning thousands. Ano naman yung click per mil? Ang click per mil is yung binabayad ng advertiser sa YouTube per advertisement or per harang. Ngayon, ang keyword pa rin is thousands. At kung ano man ang nagre-reflect na amount dyan, hindi mo nga ang buong makukuha yan. Only 55% ang makupunta sa iyo bilang creator and the rest na 45% kinakabi ng YouTube. So ngayon alam na natin kung paano sukatin o sumahin yung posibleng performance at kinikita ng ating channel. Punta naman tayo dun sa kung paano tayo makikita. Well, commonly, syempre, yung ads. Pero dapat hindi mo wala sa isipan natin na ang laging sukatan is per mil or per 1,000 views. Kung gusto mong makabig ng buo or malaki ang makabig mo, dapat marami kang views na tinatanggap. Unfortunately enough, hindi lang naman tayo, hindi marami pang iba yung siguro dahil bago pa tayo nga, small YouTubers pa tayo, ang focus natin is mostly parang sa subscriber counts pa at sa watch hours. Which is good in a way, as in
pagsukat natin ng progress ng channel natin, pero revenue-wise, that's not open the case. So ano ba ibig sabihin ko doon? Well, marami kong kilala na kapwa ko, small YouTubers. Na ganun nga, ang focus is mostly sa subscriber counts pa rin at saka sa watch time hours. Ang problema nga diyan, marami sa totoo lang na malalaking channel na pero nandoon pa rin sa bracket ng small YouTuber is ang nangyayari, ang lalaki na ng sub count nila pero hindi pa rin sila kumikita ng ganung kalaki. At mayroon din naman na yun nga dahil sa ano nung watch hours nila, sa focus nila doon, minsan hindi na napagpupukosan yung quality either nung video upload or nung live streams nila. So kung palalalimin pa natin yan, siguro basically ang ibig natin sabihin, pag live stream ka man araw-araw, mag-premiere ka panay-panay, kung hindi lumalaki yung viewership mo, wala rin, di ba? So if you focus more dun sa quality ng video mo, regardless if it's a live stream or a video upload o VOD kung tawagin, dadami yung viewers mo. Kasi maganda yung kalidad eh. Hindi mo naman kailangan mag-invest sa mga mahaling gadgets o kung ano-ano pa. Pero kung titingnan mo maigi yung content na ginagawa mo, mapipili mo. Halimbawa, yung gumagana sa iyo at ang kakahatak na mas maraming viewers. So kung magiging consistent tayo doon sa kalidad ng video na ginagawa natin, ina-upload natin, siyempre, yung mareretain mo yung viewers, at lalaki pa siya. Kasi word of mouth, yung isang nanood, napanood mo na ba si Ganam? Lalaki yan eh, dadami. Pero regardless, sa paglaki ng subscribe, hindi mo na kailangan magpadali eh. Monetize ka na. At pagdating naman sa watch time hours, hindi mo na rin kailangan gugulin masyado o pagkahirapan masyado eh. Focus ka talaga sa quality. Kasi kahit na 6 months kang hindi mag-broadcast o mag-upload, basta hindi ka ganun mawawala sa industriya ng YouTube at buhay yung channel mo, wala kang problemahin sa watch time hours eh. Hindi mo naman kailangan ulitin yan every year or every month. So, focus more on quality, atak tayo ng viewers. At lagi ko nga binabanggit dun sa mga kapwa ko YouTuber na gaya ko, na maliit lang mag-umpisa pa lang, ay engage more natin yung viewers natin. Kasi yung naramdam nila that they belong to your channel, lalo nilang i-re-retain yun. Speaking of which, yung mga revenue streams na pwede mo pagkakitaan bilang creator, kasama yun eh, yung membership. At syempre, pag tinatangkilig kasi nila at nasisihan sila, kasama na rin yung mga tinatawag natin palipad or super chats and super stickers. Panghuli sa lahat, hindi tayo dapat patakot mag-eksperimento or mag-explore. Kung halimbawa, masyado ng redundant yung contents natin, puro ganun, puro ganyan ang ina-upload natin, walang problema kung susubok tayo. Who knows, baka makadali tayo. Parehas lang yan ng mga viral videos na nangyayari. You only need just one video to make it. Pero napakahirap mo kasi hindi mo alam kung ano yung puputok na video sa channel mo. Pero either way, yung focus mo, mailalagay mo sa tama. So yan yung gusto kong i-share sa inyo bilang kapwa ko, small YouTubers. Sana makatulong. Kasi kagaya ko, hanggang ngayon, nag-aaral ako, nahihirapan pa rin dumiskarte, pero at least, ang kaibahan siguro, kaaaral natin, mahirap kasing dumiskarte kung hindi mo alam kung ano yung didiskartehan mo, diba? But at least, kung kapag may nagsishare, pakinggan natin, alamin natin, pag-aralan din natin, huwag din tayong basta maniwala. Kahit sa akin, it's all up to you, diskarte nyo yan. Sa akin, opinion, magbigay ng payo, sana makatulong. So paano? Salamat ng marami. Till next time. See ya.